Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo ng poop na hindi masyadong mabaho, kailangan ma-achieve nyo yung ganitong consistency, yung ganito katigas. Ayan o. Oh, hindi masyadong mabaho yan, pwede mong dakutin na lang. Ayan ka siguro, konting ano lang yan. Pero, yan, ganyan dapat yung poop na makukuha nyo sa aso. Good day mga tropa P. For today's vlog, ay ito yung tinatawag na dog food battle. Diba? So, alam ko marami sa inyong mga tropa P na katulad ko, malalaki na yung mga aso, adult na, 1 year, 2 years na mahigit, and naghahanap din ng way para mas makatipid. So, alam naman natin na matagal na akong user ng top breed. Ayan, top breed. Diba? Ayan. I'm currently using top breed ngayon sa mga dogs, and meron sa ating in-offer na ganitong yum-yum, and meron din tayo ditong woofy. Ayan. Remind ko lang po kayo ha, kahit po isang dog food, walang sponsor to. Gagawin ko to para makita kung ano ba yung mas magandang effect sa aking aso sa range ng pricing ng mga to. Halos pare-parehas. 1,750 per sack ng puppy ha. So ayan yung mga dog food natin, tatlong brand. Okay, let's go. Today is ano pala ngayon? September 13. So after ngayon siguro, mag-shift na ako ng ibang dog food. Then kapag nakita natin yung effect, kung gumanda ba yung aso or nag-iba ba yung poop niya. Okay mga paps, so ito si Athena. Ayan, I'm currently using top breed sa kanya. Tingnan nyo mabuti yung katawan, yung itsura niya, yung kulay, na, yung kintab ng coat. Ayan, so ito top breed ngayon to, naka top breed. So pinapakain ko siya once a day feeding lang. Tapos, once a day feeding, may konting rice. Mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kadaming top breed yung binibigay ko sa kanya. Top breed puppy. O, yun siya. Tapos yung poop niya, ayan, matigas naman. Pero syempre, titestingin natin ngayon yung ibang brand ng dog food sa kanya kung hihiyang. Or kung mas gaganda ba yung katawan niya. Okay, inside. Inside, Athena. Okay. Mamaya tayo mag-feeding. Mga 6 p.m. pa yung feeding natin or 5:30. Once a day kasi eh. Good girl. Para sa akin, tama lang yung ganyang katawan eh. Hindi mo naman kailangan patabain ng todo yung mga ganitong breed, lalo na Belgian. Okay na sa akin yung ganyang katawan. Tama lang yan. Kahit si Bella, ganyan din katawan eh. Bella! Stay. Diyan ka lang. Stay. O, yan mga paps, oh. Tignan nyo yung katawan ni Bella, ganun din. Mas malaki lang talaga yung built ng bones ni Athena. Pero sa katawan, parehas lang sila. Oh, diba? Okay. Ikaw, loko-loko ka, may ginawa ka na naman, ah. Kaya pala hindi na naman umiilaw tong solar kagabi. Yun ang ginawa ni Athena. Oh, ngayon ko lang napansin. Pinagangat-ngat pala yung wire. O, yan, oh. Kain ako talaga pag may Belgian ka. Dapat mahaba ang pasensya mo. Jesus! Pero hindi ko na pinapalo yan kasi wala namang sense. Kaya paluin ko yan. Hindi na rin niya alam. Diba? Sunod mong gagawin yun ha. Kung caught in the act, pwede ko siyang paluin. Kaso hindi eh. Kaya mo na. Ganun talaga buhay. Good morning mga tropa P. Haha. After 1 month, eto na ang result. Okay, so para maniwala kayo na talagang October 13 ngayon, na 1 month na akong nagpakain ng Whoopi kay Athena. Ito, check natin, pakita ko sa inyo. Day to day in the Philippines. Ayan o, October 13. Yan, so saktong 1 month na akong nagpapakain ng Whoopi kay Athena. And ang unang-unang gusto kong makita dyan, yung result ng kanyang poop. Ayan o. Though tinapakan niya na, ang poop talaga ni Athena, hindi masyadong tumitigas sa Whoopi. Kung makakuha man siya ng medyo matigas, ano lang, semi-form lang, hindi talaga yung kasing tigas ng top breed. Yun yung napansin ko. Wait, si Bella, pinapakain ko rin ng Whoopi eh. Pakita ko sa inyo yung poop ni Bella. Ayan, ganyan. Semi-form. May mga ibang mga nakuha din namang maganda sa Whoopi. Pakita ko sa inyo. Kagaya ni Bella, gumanda rin yung katawan nyo. Bumilog din sa Whoopi. Kayo na mag-judge kay Athena kung gumanda ba yung katawan niya. Pero napansin ko sa kanya nung una pa lang na ginagamit ko, kumintab yung coat niya. Athena, inside.
Ayan, oh, check niyo yung katawan. Bumilog din yung katawan niya eh. Gumanda rin eh, oh. Tapos kumintab yung coat niya. Mas makintab yung coat niya sa Whoopi ah, kaysa Top Breed. Sa akin lang ah. Alright. So, mamaya, ay wait lang. Ito yung Whoopi oh. Baka sabihin nyo, hindi ko pinakain eh. Yan. Ito na lang mga paps yung Whoopi. Yan na lang yun natira. Konti na lang. Pinakain ko na rin kasi si Bella ng Whoopi lately eh. Yung ano pala, yung muta niya, hindi naman siya nagmuta sa Whoopi. May mga dog food kasi na nakakapagmuta eh. So yun lang talaga yung feedback ko sa Whoopi. Hindi niya napatigas ng maayos yung poop. Hindi niya nakapakonsistent with inumanuman kung ginamit. Tapos medyo mabaho nga yung poop. Alright, Whoopi, okay naman. Good eve mga paps. Ginabi na ako dahil kakasara ko lang ng pet shop. 6:30 PM ngayon. So magpapakain tayo ng mga aso. Diba nga once a day feeding lang sila. And yung number 3 na entry natin ay hindi na yam-yam yung tetestingin ko ngayon kasi may ni-refer yung tropa. Etong doggy beef. So, ito, first time ko palang susubukan. Titignan ko kung maganda siya pang maintenance. Sabi ko nga dito, ang priority ko, gusto ko makita yung poop, kung ano yung output. Tapos, gusto ko ring makita yung katawan, kung gumaganda yung coat. Yun lang naman importante sa akin sa presyo. Siyempre, mas pipiliin ko yung pinakamura. And ito, nasa 88 pesos per kilo dito ah. Ewan ko sa NCR kung magkano. Pare-parehas ng price range to. Gusto kong subukan kung ano yung pinakasulit ba talaga. And ayoko kasing sabihin yung mga bagay na ni-refer lang sa akin. Tapos sinabi, maganda. Tapos sasabihin ko sa vlog, maganda. Siyempre, gusto ko, subukan ko talaga. Feeding routine tayo kay Athena ngayon. Kaya start na tayo ngayon magpakain ng doggy beef. Today is October 13. Alright, same process tayo. All dog food. Going to new dog food. So, kahit naman kasi mga ano paps, merong ganito yan, no? Ayun, no? 75% yung luma at 25% yung bago. Then, may progress naman yan. Huwag yung bibigliin yung aso. Alright? So, dahil lang pinapakain ko, isang cup at kalahati nito, ang gagawin natin, itong old dog food niya, isang cup ulit. Okay. Same routine tayo ha, meron pa rin tayong konting rice. Tapos ngayon, doggy beef, kalahating cup yung new dog food natin. Okay? Ibang-iba yung shape niya. Oh. Itong doggy beef, parang pa-square siya. Eh. Tapos megis-megis lang ni Inzen yan. Diba? Bawal kamay yan, Inzen, kasi dog food yan. Dapat meron tayong kutsara, Inzen. Hindi ka pwedeng kamayin yan. And alright, feeding routine. Oh, go Athena. Yes, go. Good morning mga paps. Today is October 18. Ayan o, October 18 ngayon. 5 days nang gumagamit ng doggy beef si Athena. Kasi diba nung 13 tayo nag-start. Mabilis ang update lang tayo ah. Tingnan nyo yung poop niya. Ang laki ng tinigas. Diba? Tapos eh, natapakan niya lang kasi yan eh. Pero ito, eh no, tigas oh. Ang laki ng tinigas ng poop niya compared dun sa ibang dog food. Good morning mga paps. Today is October 21. Ayan, 8 days pa lang na gumagamit si Athena ng doggy beef. And gusto ko yung last update na, kasi nakapag-decide na ako kung anong dog food. Ito siya ngayon no, Athena. Sa kanilang tatlo kasi, ayan, ay si Chelsea nga hindi masyadong buo ang poop eh. Ay no, labsak pati siya no. Ito kasing si Athena mga pap, siya yung pinaka-sensitive sa kanilang tatlo. Kapag ito nakakain ng dog food na hindi niya hiyang, diyan sa dito sa may parte ng mata niya, naglalagas-lagas yung balahibo niya sa mukha tsaka sa may kilay. Pero so far okay naman sa kanya yung doggy beef. Ay gamit nga pala natin etong Nix collar oh. Ayan oh. Oh, Nix collar. Tiba yan. Ito yung poop natin na mga guys. Matigas, kita nyo. Okay ah. 8 days pa lang yan nagdo-doggy beef. Pero tumigas naman yung poop niya. Yun yung isa sa mga gusto ko rin. Kasi pag ganyan katigas yung consistent ng... Kasi pag ganyan katigas yung consistency ng poop ng mga aso, hindi talaga sila ganun kabaho. Unlike dun sa sobrang lusaw
or yung poop na medyo semi-form, yun yung mabaho. Kahit anong dog food ang gamitin, yung mabaho talaga. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo ng poop na hindi masyadong mabaho, kailangan ma-achieve nyo yung ganitong consistency, yung ganito katigas. Ayan o. Oh, hindi masyadong mabaho yan, pwede mong dakutin na lang. Ayan, kasi siguro konting ano lang yan. Pero yan, ganyan dapat yung poop na makukuha nyo sa aso. Itakil natin kung ano ba yung mga alang-alang na kung paano ako nag-decide tungkol dito sa gagamitin kong dog food pang maintenance sa aking mga aso. Alright? So para sa akin, sa tatlong tinesting natin, ang napili ko ay doggy beef. So from now, doggy beef na yung gagamitin natin sa mga dogs. For maintenance ha, for maintenance lang naman. Hindi ko naman sinabi na syempre iba yung quality nung pang puppy, iba yung quality nung mga mas mataas na protein content at mas magagandang ginamit na ingredients sa dog food. Ano nga ba yung mga factors na kinonsider ko para mapili yung dog food? Lalo na, pang maintenance lang naman, di ba? So, unang-una kasi, syempre, titignan nyo yung effect. Ano ba yung effect nung dog food sa aso natin? Titignan natin, syempre, kung gumaganda ba yung katawan niya, yung coat, kung nahihiyang niya ba, hindi ba siya nagkakaroon ng allergy, ng mga rashes, hindi ba siya namumula-mula yung katawan niya or naglalagas yung buhok. Yun yung titignan nyo kung okay ba yung dog food. Alam nyo kasi, para sa akin na, based on experience, hindi naman porkit mamahalin yung dog food na pinatake mo sa aso mo, yun na yung pinakamaganda. Diba? May mga dog food ngang mura na testing ko na. Pero maganda naman yung effect sa aso ko, okay naman. So, ayun yung unang-una, yung epekto. Tignan nyo kung ano yung output sa aso nyo. Pangalawa, ang tinitignan ko dyan, syempre yung poop. Yung tae ba ng aso nyo is malambot or matigas? Kasi once na malambot yung tae ng aso nyo, eh hindi maganda yung hindi hiyang ng aso nyo yung dog food. Kaya siguro ganun na malambot yung tae. Isa pa, sobrang baho ng tae ng aso pag malambot yan. Or yung watery or yung semi-form, mabaho yan. Ang pangatlo naman na pinagbabasehan ko, price syempre. No? Ano ba yung pinakamura? Kasi kagaya nyan, pang maintenance lang naman, hindi naman porkit sasabihin ko lang na eh, yung aso ko, ganito yung dog food na ginagamit. Branded, mahal, di ba? Ibig sabihin ba nun, yung aso ko, maganda na or hiyang niya na ba yung dog food? Ako kasi, mga paps, kagaya nito, malalaki yung aso ko, magastos ang ano ko. Kaya ang naghahanap ako ng alternative na pang-maintenance lang na medyo mura-mura. Dito sa pet shop, yung 5 kilos na doggy beef, ino-offer ko siya ng 425 divided by 5 kilos. So, 85 pesos per kilo yung doggy beef. Pwede siya sa adult, pwede sa puppy. Ang pang-apat naman, yung availability ng product. Diyan ba sa area nyo, ano ba ang available? Para sa akin, ibibigay ko yan yung top breed para dyan. Kasi top breed talaga, kalat na sa Pinas yan. Hanggang Visayas, Mindanao, maraming top breed. Yung mga nagbebenta ng mga feeds, ng mga poultry supplies, may mga top breed din yan. Kaya dyan mananalo yung top breed sa availability. Pero sa presyo ngayon, mas mababa yung doggy beef. And para sa akin, yung effect sa aso ko at yung poop, doggy beef ako. Sa Whoopee naman, bumilog yung aso ko, tapos kumintab yung coat, gumanda rin yung coat. Kaya marami talagang positive din sa mga dog foods na to. Kaya pinag-compare-compare ko tong mga dog food na to kasi sila yung mga pinakamababa yung mga range at halos pantay-pantay sila ng price range. So sana po nakatulong tong ginawa kong vlog sa mga tropa pin natin. Yan, sa mga solid natin dyan na subscriber. Salamat po hanggang ngayon. Nanonood pa rin kayo. Yung mga lagi nagko-comment, pasensya na po, hindi na ako nakakapag-shoutout ngayon. Pero nababasa ko lagi yung mga comment nyo, yung mga solid tropa pin. Alright, hanggang dito na lang. God bless and keep safe. Pops Nicks out.